Magandang araw sa lahat, mga ka-basketball. Nga pala, kung bago ka lang sa channel na to, ay mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga bagong video. Maraming salamat. NBL versus NBA. Marami na nga nag-aabang sa laban na to. Na kung saan ay makakalaban ng Adelaide 36ers, ang Phoenix Sun at ang Oklahoma City Thunder. Dati nang nakaharap ng Adelaide 36ers ang sasakupunan sa NBA at ito nga ang Utah Jazz. Noong mga panahon nga na yun ay wala pang Jordan Clarkson sa poder ng Utah Jazz. Natalo nga ang Adelaide 36ers sa sakupunan ng Utah ng 2 beses. Na kung saan ay pinangunahan ni Donovan Mitchell ang pagkapanalo ng Utah. At isa na sa pinakamaswerteng team sa NBL, itong Adelaide 36ers. Dahil sila lang ang haharap sa kupunan ng OKC Thunders at ang Phoenix Suns ngayong taon. Na kung saan ay milaro nga sila ng 1 beses sa Phoenix Suns at Oklahoma City Thunder. Yan nga ay tag-iisang laro. Heto na nga ang pagkakataon para makapagpapansin si Kai sa mga NBA scout. At syempre hindi lang naman si Kai ang mapapansin dyan, ang buong team ng Adelaide 36ers. Yun nga lang, pagka ginawa nila yun, alam na natin yung kalalabasan yan. Magkakanya-kanya ng laro yan, so mawawala na yung magandang playing style. At pagka ginawa nila yan, baka tambakan sila ng mga kalaban nila. At sana mapasaan itong ating kababayan na si Kai Soto. Syempre hindi naman yung puntos lang ang tinitingnan dyan, yung pagiging ring protector niya. Kaya huwag tayong masyadong mag-expect ng malaking puntos. Dahil si Kai ay sentro, hindi naman siya point guard. Hindi niya kailangan maging madribble ng madribble. Ang importante dito ay rebounding at mga blocks. Tsaka yung pagiging dominant niya sa open sa ilalim. Yun naman talaga ay mahalaga para sa isang sentro. Dahil kapag may katangian ang isang sentro niyan, ay siguradong kontrolado ang laro.